actually as a mother kasi oh mother na. Wish that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly. And I fall for you again. Hey guys, welcome back to another vlog. So, ano mo ako, no? As of today, nasa 20 weeks ako. Every Tuesday, nagpapalit yung weeks ko. Which means, 5 months na tayo. Yung pregnancy journey ko, sobrang smooth lang naman. Hindi ako pinapahirapan ni baby. Ang nagbago lang talaga is lumakas tayong kumain. And it's okay lang naman kasi sa kanya naman yon. Pagkatapos ko na lang manganak, dun tayo mag-diet, girls. And of course, today, we are happy to announce. Syempre, happy at the same time, malungkot din na graduate na kami kay Dr. Cosi. And before, alam ko, hindi siya nagpapagraduate. Kasi, alam ko, minsan, siya yung nagpapaanak talaga. But, unfortunately, mas priority niya today yung mga may fertility problems. So, yun, yung bagong protocol niya, kapag ka-okay na talaga, ililipat na niya kami sa OB. And, if may OB kayo, tatanungin naman kayo ni Doc kung may prefer kayong OB. Doon yung ibibigay niya, gagawa lang siya ng letter sa OB ninyo. But ako kasi, dahil first time mama ko, wala talaga akong alam na OB. Siyempre, sabi ko kung sino na lang yung i-recommend niya. Alam ko naman, kahit sino i-recommend niya, trusted talaga yun. So, dito nga, kay Dr. Batak kami. And it's our first time today na mag-check up sa kanya. And yan, we are very excited to meet Doktora. And I think na-meet ko na siya before nung nagte-test siya baby pa yung mga procedure. Alam ko kasama ko siya. Kasama namin siya during the procedure. But ito yung time na kami na talaga yung mag-uusap na dalawa. Yeah, hanggang manganak ako. Lahat ng mga details kay baby sa kanya namin lahat malalaman. To Doktora Cosi, thank you so much sa lahat-lahat po. Siyempre, sabi ko naman, kung hindi dahil sa kanya, wala si baby. And yun, trust lang talaga yung process niya. And lahat naman, sabi ko nga, yung goal ninyo ni Doc, isa lang, yung magka-baby. So trust the process. It's not easy, but i-explain lahat ni Doc yan sa inyo, guys. Kaya kung sino man yung kamukha ko ngayon na pinagdadaanan to, girls, don't worry, darating din yan. Just be patient, pray lang, and trust Dr. Cosi. Sobrang galing ni Doc, kaya i-recommend ko talaga siya sa lahat ng mga nagkakaproblema sa panganganak or pagbubuntis. Oh, talagang sobrang... Aalagaan ka talaga. Oo, aalagaan ka niya. And yung mga staff niya, di ba? Yeah. So, yung sa mga staff ni Dr. Cosi, wala kami masabi. From day one itself, yun, talagang i-assess ka nila hanggang dun sa... Kabibi kayo. Yes. Sobrang generous nila pagdating dyan sa clinic. Sobrang bait nila and i-assess ka talaga nila. Kung first timer ka, i-assess ka nila ng maayos. So, thank you so much po sa lahat ng mga staff. And I'm sure soon magkikita-kita din tayo. Yes. After our first baby. Kasi meron pa naman kaming embryo kay Doc. Naka-safety naman sila na naka- frozen kay Doc, nakatago. So, anytime we want na gusto namin magka-baby, basta normal ako this first baby ko, anytime pwede akong bumalik doon. And yes, sasama namin kayo lahat sa journey, sa first time namin ni JM. And yan. So, actually, we're enjoying every bit of this journey kasi ito na yung dream namin, di ba? Ito na yung dream. So, ini-enjoy namin lahat. So, nandito na kami sa ano? Sa hospital, sa Secret Heart. So, isama namin kayo, guys. Thank you.
time guys, nandito naman sa clinic ni Doc. And we're waiting for the turn. So, at turn yan kanina. Sa kayo mga latest ultrasound, akin na. Kasi po, nakita ni Doc na parang may problem talaga. Kaya nag-hesitate po siyang ipasok yung healthy na day 5. Yeah. So, pag 12 weeks, nandito na sa, umbilicus mo. So, yan ang marker ng 5 months or 20 weeks. So, dapat makini yung movements niya, light flutters or bubbles. So, parang may butterfly sa loob niya. Mild movements lang. Actually, hindi pa makikil ni husband, ha? Hindi strong talaga. Pwede ka na, nag-gender reveal ka na eh. Tapos ito. Tama ba? Sabi ni ID? Girl or boy? Girl. Oh. Ang likod niya. Pag may list lang ba ko niya, binibigil. 145. Ang likod niya. Ito yung medicine mo. So, nakaano nga, nakaprogram tayo. St. Matthew's. Siguro, bigyan kita ng tentative date after. So guys, yung visit namin si Ate Julie. Tignan namin si Baby Levy. Dahil nang anak sa kahapon. Tignan natin. Saan? Hello. Hello. Where's Baby? Wala na, baby. Hey guys, so hindi na ako nakapag-update sa first check-up ko sa OB. But ayun, okay naman lahat ng check-up. And sobrang bait ni Doc. And explain niya sa amin lahat kung bakit namin kailangan itik yun. Between week 22 to 26 ng pregnancy ko guys, kailangan kong gawin yung congenital anomaly scan. Kasi yun guys, para makita yung baby mo kung okay siya sa loob, okay yung mga kamay niya, walang abnormalities na nasa sa kanya. So, madidetect lahat yun, every parts of our baby. So, actually, kinakabahan din. Sana all is good talaga. And I'm sure naman, good naman talaga lahat. And yun, kailangan ko rin magpa-cervical ultrasound kasi nabanggit ko kay Doktora Batak na pinapamonitor din ni Doktora Cosi yung cervix ko before. Kasi nga, kumbaga sa ating mga preggy, yung cervix natin, kailangan kapag pregnant ka and nasa early stage ka pa lang, first or second try, so parang kailangan nasa 4 and 5 yung kapal ng cervix mo. So ako nasa gitna ako guys, nasa number 3 ako. So hindi naman siya ganun ka-risky, pero syempre kailangan siyang i-monitor kasi nga, syempre baka bigla numipis, sana wag naman. So, yun. Kaya kailangan din namin siyang ipagawa. Kailangan din namin ipa-ultrasound. And sabay na rin siya dun sa anomaly scan ko. Yung congenital anomaly scan. And of course, here, mga blood tests, kailangan din. Pagbuntis talaga, kailangan to guys. Masasama ko kayo guys once pinagawa namin to. And sa mga new moms out there,
Hello po sa inyo lahat. I'm a new mom also and soon to be mom. And isinishare ko lang yung experiences ko kasi baka a lot of new moms hindi din alam yung ginagawa. So ako, ito, lahat bago sa akin. And lahat, sinusunod ko lahat ng mga payo ni Doc. And of course, yung mga medicines ko din, kinumpleto niya, ginawa niya ako ng tabulation. Kung kailangan ko bang inumin ng breakfast, lunch, dinner. And then, she recommended us na kailangan kong magpa-sunlight ng 15 minutes between 6 to 8 a.m. O2 breathe, meaning kailangan mag-practice na ako yung 1, 2, 3, 4, tapos exhale. And yung water ko is kailangan 10 glasses a day because may coffee shop ako. Ang hirap na hirap akong alisin yung coffee sa katawan ko. Actually, pwede naman once lang. But of course, dahil first baby, gusto ko mag-ingat. In-stop ko talaga siya. So, water na lang. Yun na lang talaga yung pinapriority kong inumin para mas healthy si baby. Nagtanong din ako for exercise. Stretching and walking, kailangan 30 minutes lang. Nag-start ulit akong gawin siya. Siguro 4 days ko ngayon na nagwa-walking ako sa treadmill. Stretching din. And yung squat, ginagawa ko din siya. Para at least, hindi ako mag-overweight. Kasi kapag ka nag-overweight ka, mahihirapan ka talaga, guys. So, ito. Kailangan ko siyang gawin para sana soon mag-normal ako. And as you can see, guys, nung vinisit ko yung ate ko sa hospital, kasi nung check-up ko kay Doc, naka-admit siya kasi 35 weeks pa lang siya, nanganak siya. Kamukha ko siyang test tube or IVF baby, yung pang second niya. And fortunately, guys, dahil IVF siya, naging healthy naman si baby nung paglabas, hindi na niya kailangan ma-incubator. Usually kasi kapag ganung weeks, nai-incubator siya. But of course, healthy baby yung pinasok sa kanya, hindi na kailangan. Yun lang, dahil muntikan siyang lumabas sa emergency room pa lang, nagkaroon siya ng infection na sa white blood cells niya. And that's the time na naiwan muna siya sa hospital, tinitake niya yung mga medicines niya. And ngayon, nauwi naman na si baby Levi, so nasa bahay na siya. Ayun, meron mga nurse na pumupunta sa bahay ni na ate na sila yung tinutuloy yung gamot ni baby. So, from today, 2 days na lang, matatapos na niya. Or 1 day na lang at tapos na niya yung medicines niya. So, I'm happy talaga kasi, syempre, nung pinasyalan ko sila dun sa bahay, alam mo yun, nakapag ini-inject si baby, grabe yung iyak. Parang nakakadurog talaga. Hindi ko kaya. So, paano pa kung baby ko na yun, guys? Parang hihirap. So, sana si baby natin lumabas siya ng healthy at lumabas siya sa tamang paglabas talaga. Yun na lang yung dinadasal ko talaga. Dito pala sa congenital anomaly, makikita mo rin dito, guys, yung gender ng baby. So, if hindi niyo pa alam yung gender, eto, guys, dito niyo malalaman sa mga nagpapagender reveal. Pero ako, maaga ko nalaman yung sa akin. 10 weeks pa lang or mag-i-11 weeks ako, may mga result na kami for the gender of our baby kasi pinagawa namin yung cord life. So, cord life, hindi ko talaga masyadong alam yung background ni cord life. Siguro, i-explain ko, guys, dun sa in-explain lang din sa akin ni Doc at saka yung nag-service sa akin, nakuhanan ako ng blood. So, non-invasive siya. Kukuhanin lang yung dugo mo and then dadalhin siya sa Singapore, alam ko, para doon sa lab nila gawin yung mga test. So, ano ba tong cord life, guys? Ito yung malalaman mo if yung baby mo from as early as that stage, malalaman mo kung may problem si baby, kung may disease siya, may mga diseases na kasama dun sa cord life na makikita nyo, guys, if masasearch ninyo, kung ano yung pwede nilang i-detect dun sa blood mo. Yun, kasama dun sa package na yun, is yung gender ng baby. Makukuha mo yung result, alam ko, 2 weeks after the procedure, makukuha mo na yung result na yan at makikita mo kung may mga problem si baby. And luckily, walang problem si baby and nung nakuha ko yung result, hindi ko din naman siya nakita agad. Binigay ko sa sister ko and siya yung gumawa ng program para sa gender reveal namin. And yon, from
Kung makikita niyo yung last vlog namin, yung gender reveal, dun pa lang namin nalaman talaga yung gender ni babies. So, lahat ng mga new moms or soon-to-be moms, guys, pwede nyo rin pagawa tong cord life na to. Kung gusto nyo makita kung may problem or wala or safe talaga si baby, pwede nyo makita. And dito sa cord life na to, meron din silang umbilical cord banking. Hindi ko sure sa term ha, pero pwede nyo naman po siyang isearch na pagkapanganak mo, guys, di ba meron tayo, oh my God, ang hirap explain. Diba meron tayo na kapag kinanganak kami puso, yung mahaba. So, may kukunin silang part doon. Ibabanking nila. And then, pwede mo siyang magamit sa baby mo in the future if kailangan siyang gamitin. Kasi, parang ano siya, parang if nagkasakit man si baby, sana wag naman. If nagkasakit siya growing up, pwede niyang magamit yan to save the baby. Para syempre, sabi ko nga, hindi ako pro dito, pwede nyo pa rin i-search kung ano. Pero sa pagkakaintindi ko kasi guys, ganun yon. So, parang medyo may pagka-pricey siya, nasa around 300,000 ata I think dito. Pero pwede mo siyang i-settle installment. It's all in the process kung paano kayo makikipag-usap sa cord life. I think isa sa mga artista na nakita kong ginawa yon si Iya Villania. So, legit talaga. Malaking company si cord life. It's a safe process talaga and magandang experience din sa mga mommies na katulad natin na kuhanin natin kasi it's a good investment eh. Kasi sa bata naman siya, sa baby natin. Diyan guys, sa lahat ng mga first time namin na ma-experience ni JM, i-share ko lahat guys sa inyo because ang saya lang ng journey. Kumbaga parang before hinihiling ko lang siya and now nandito na kami and soon to be moms and dads na kami ni JM. Itong journey namin na tiny enjoy lang talaga namin. It's not easy though kasi syempre lalo na sa ating mga girls, nag-iiba lahat eh. Yung alam mo yun, yung sa katawan mo, sa physically, emotionally. So, kailangan talaga laging nandiyan din yung partner mo na laging iniintindi ka sa lahat ng bagay. But of course, kailangan i-adjust mo rin yung sarili mo sa mga bagay na ganito, na part of the journey kasi to eh. Give and take lang tayo. Sa lahat ng journey ko, kung ngayong first baby namin ni JM, sasama ko kayo guys. I hope marami ako nag-i-inspire and marami din ako nababasang messages na na-inspire din dito sa journey. And patuloy ko pa rin guys, tutuloy to para sa lahat ng mga moms and girls out there na nag-hope na soon maging ganito na rin. I'm sure girls, soon darating na rin yan. Just trust the process. Good timing also. Nandyan lahat yan. Pray lang tayo lagi kay God. Kasi wala naman imposible sa kanya guys. See you on our next vlogs. Bye!